Alright, shout out po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At Anthony Taberna sa kanyang live stream ay nakitaan siya ng positive vibes ni the General's opinion or General Macanas na umano'y nagugustuhan niya. Ano ba ang sinabi ni Anthony Taberna na umano'y hinahamon niya itong si Secretary Remulla at si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ano ba ang sinabi ni Anthony Taberna na nagustuhan naman ni General Macanas at mukhang pumapabor dito sa kampo ni General Bantag, mga kababayan po natin. So ito at ating alamin ang komento ni General Macanas. At maganda yung topic niya. Ano, hinahamon niya si Pangulong BBM kasama na rin si Secretary Boying Remulla. Yung paghamon niya kay PBBM, hindi yung duelo, mano-mano, kundi yung hamon ba na patalsikin ang dapat patalsikin. It's a very good panawagan na magkaroon ng tamang panindigan ng Pangulo na kung sino yung hindi karapat-dapat sa gabinete, eh tanggalin, sibakin. Ayan, maganda yan, ano? Reforma sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nako, baka mapasama dyan yung kilala po natin. And I agree to that. At ang isang napagtuunan niya ng pansin, si Secretary Boying Remulla. So, ano ang basihan para sibakin si Secretary Boying? Yun ang tanong ni Katunying. Ang diniskas lang niya ng dahil sa pagkadawit ng kanyang anak ni Remulla sa droga. So, ang pananaw ni Katunying, eh hindi dapat tanggalin si Secretary Remulla ng dahil lang sa anak. Okay? Mm-hmm. But, maganda yung kanyang pasaring. Yung napakabilis, 3 months lang, na-decide na yung kaso. Yun pala yan, mga kababayan po natin. Ano? Yun pala yung pasaring ni Anthony Taberna dito kay Secretary Remulla kung paano niya pinabilis ang proseso at pag-acquit ng kanyang anak, mga kababayan po natin. Napalaya na yung anak, absuelto. Yun ang lumalabas na panawagan o reklamo ba? I don't know, matawag bang reklamo? Basta, hindi maligaya si Katunying. Yung 3 months lang, tapos na ang kaso. Kaya ang panawagan ni Katunying na dapat lahat na may kaso sa korte, eh dapat ganun din kabilis, 3 months lang. Tama, ano, para mapabilis din, ano, at malisir yung gastos kasi mas matagal ang proseso ng ating justice system. Mas malaking gastos ang kailangan ng mga taong nireklamo, lalo na sa mga abogado. Nako, pag wala kang pera, nga, walang mangyayari sa iyong kaso. So, arabang, there's a sense of injustice dahil anak ng secretary binilisan. Yung ordinaryong mamamayan na nasasakdal, abutan na ng 10 taon. Yun ang punto ni Katunying na inuuyunan ko. Tama yun, injustice. Oh, ito, si Katunying, isa sa mga magagaling na vlogger at the same time sa mainstream media. Sabi niya, nabasa niya mismo na pag-aralan niya yung kaso ng anak ni Secretary Boying. At sabi niya, wala talaga, sablay. Anong ibig sabihin ng sablay? Mahina ang akusasyon ng prosecution. Kaya pagdating sa judge, eh talagang dismiss. Kasi mahina ang mga investigator, mahina ang mga prosecutors. So, ibig sabihin, dumaan talaga sa tamang due process. Mahina lang talaga yung mga nag-akusa dito sa anak ni Secretary Remulla, ayon nga kay Anthony Taberna, mga kababayan po natin. Ako, personal ko na opinion na rin ito, baka sinadya. Posible rin, pwede rin ganun. Ano? Pwede rin. Oh,
kaninong under ang mga prosecutors? Yun lang ano. Posible rin naman talaga. Hindi natin mawala yan ano. Hindi mawala yung issue na lutong Macau. Lahat naman ng mga kababayan po natin ay iniisip talaga na yan ang nangyari sa anak ni Secretary Remulla. Pero kung tatanungin po natin, dumaan ba sa tamang due process? Dumaan. Kasi nagkaroon ng hearing ano. Villamor, may basihan ba para tanggalin? Doon na tayo nagkakatalo. Kasi hindi niya na na-discuss. Ako, personally, hindi na maganda ang handling ni Boeing sa kaso ni Percy Lapid at Villamor. Naging, ano na, lumalayo na sa issue. Kasi hindi sila nakapokus doon eh. Alam nilang mahina yung kanilang talagang ano kaso labang kay General Bantag. Kaya naghahanap sila ng ibang kaso na pwede nila madiin at mapakulong itong si General Bantag. Yun po yung ating nakikita diyan sa kanilang mga galawan ngayon ano. Ang original issue is sino ba ang pumaslang kay Villamor and Percy Lapid. Isa lang si DG Bantag sa 160 persons of interest. Tama po yan. At itong General Macanas, magaling ito mag-analysis mga kababayan po natin. Ano? Lalong-lalo na dito sa kaso ni General Bantag. Kaya nga naman napakampi ito kay General Bantag dahil ang nakikita niya ay hindi tama at itong si General Bantag ay malinis ang kanyang konsensya na wala siyang kinalaman dito sa kaso ni Percy Lapid, mga kababayan po natin. Kaya ito yung nakakabilib kay General Macanas. Isang retired Armed Forces of the Philippines, talagang pinaglalaban si General Bantag. Pilipino na mas malamang na utak si Boeing doon sa pagpaslang kay Percy Lapid kumpara kay DJ Bantag. Kaya, tapos, okay lang sana kung itong mga pronouncement niya as secretary, it denotes justice. It denotes impartiality. Yung bang wala siyang kinikilingan. Patas. Kaya, siya ang nanguna ng trial by publicity. Inunahan niya na ang mga korte, siya na ang nag-decide through his public pronouncement na murderer, guilty si Bantag at mag-surrender na. So yun nga mga kababayan, ano, yun po yung nakita nating malaking kamalian po rito ni Secretary Remulla. Itong mga naging pronouncement niya. Actually, ito rin yung naging dahilan eh, na binalikta din siya ni General Bantag, binalikan siya dahil sa kanyang mga pinagsasabi. Diba, kinasuhan din siya ng libel, ano? So maraming kinasos General Bantag dahil dun sa mga sinasabi niya sa media. So kita natin ngayon ha, hindi na siya masyado nagsasalita, maingat na siya. Kasi alam niya kung ano man ang kanyang sasabihin ay posibleng gagamiting ebidensya laban sa kanya. So yun na ngayon yung mga kaso na finale General Bantag. Tingnan mo sa mga interview ngayon, napakaingat ni Secretary Remulla kasi takot na siya na ibabalik naman sa kanya ang sasabihin niya dito sa media. Alam mo yung nangyayari ngayon, mga kababayan po natin. Kung ano man ang gusto niya sabihin sa media, ang pinapasalita niya, si Katapang. Utak din, matalino talaga ito. Pero syempre, dahil nasa legal ano na sila ngayon, legal battle na sila, no? Nag-file na si General Bantag ng kanyang affidavit, antayin na lang po natin. Basta itong challenge ni Anthony Taberna na tanggalin ang dapat tanggalin, kay challenge niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tanggalin at linisin ang administration, dito tayo papabor. Aabangan po natin kung sino-sino pa yung tatanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na alam niya na nakakasira sa kanyang administration. At saludo tayo kay Pangulong Bongbong dahil ang mga dating tauhan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magagaling at garantisado makakatulong sa kanyang administration ay inabsorb niya. Diba? Sa DND. Ayos. Sa ano national advisor. Okay rin po tayo mga kababayan po natin. So isa po 'yan sa mga nagustuhan po natin na mga inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At nakita po natin na garantisado talaga ano. So kaya
Tingnan natin kung sino pa ang tatanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero alam nyo, ang isang kahilingan pa ng mga netizen at taong bayan na tatanggalin, walang iba kundi si Secretary Remulla. Yun po yung talaga yung gustong-gustong tanggalin ng mga kababayan po natin. So, kaya natin yung Pangulo mag-decide. So far, nakikita natin na hindi pinaburan si Secretary Remulla nung hindi agad nilabas or hindi agad pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong confirmation ni Katapang na bilang Bucor Director. Wala pa. May lumabas na ba? Wala pa ata, di ba? Basta alam ko wala pa. Kung nagkamali ako, i-correct nyo lang ako. Pero wala eh. Walang announcement eh. Mm-hmm. Di ba? Mga kababayan po natin.